ang ROD dito? Ma'am? ROD. Registered of Deeds. Ah, dito lang po maana. Dito lang meron po, dito sa... Pero iwan ko lang ma'am kung bukas lang yun kasi holiday. Independence Day po. Independence Day. Ba't hindi ako naawag? Pero yung ano natin ma'am, ano pa ngayon? Lang, ma'am. Well, punta ka sana doon. Oo, kasi kulang na pumunta eh. Alam, bukas na lang. Alam mo tayo bukas mo. Bukas na lang. Next time na lang. Kaya ma'am. Salamat sa inyo ha. Mabibilag pa ako sa init. Oh, okay. Wala pala akong pakinabang dyan sa daanan. Mag-ball ka na lang ma'am. Yun nga. Iiwanan ko muna yung papel ko. Salamat. Oh my God, Independence Day. Napahiya naman ako doon. Hala guys, nakalimutan kong 12 ngayon. Oh no. So Independence Day. Top, long time no see. So this is Charlotte Iyana, USA and my YouTube channel. And Charlotte stuck on my page. So guys, today is Independence Day pala. So si Charlotte tanga-tangahan lang, syunga-syunga lang guys. I wear my outfit like this kasi ayan na guys, nakaka-ready na yung paperwork natin. Nandito nga pala sa hindi nakakaalam, so pagpasensyahan niyo na yung kalat ko. So nandito po ako sa hotel. So ayan, magligpit-ligpit tayo ng konti kasi nakakahiya naman sa blogs na. Charot-charot. So, ito yung ambience ng loob ng hotel, ng Q Hotel in Tagbilaran City. So, mayroon silang, wow, parang nagpropaganda ako sa kanila. Hindi ko na nga isabi kung ano yung mga prices nila guys kasi hindi naman ako nagko-commercial sa kanila. But yun guys, nandito ako sa Q Hotel sa Tagbilaran City. Susyo nga lang yung pig guys kasi oh my God guys, nag-ready na ako kasi pumunta ako dito kasi nakisuyo yung sister ko. Shout out sa iyo sister Ann and sister Jo. So nakisuyo, since nandito ako sa Pilipinas, nakisuyo sila sa akin na kukunin ko yung paperworks. So mayroong paperworks dito, connection sa lupa nila. So kukunin sana natin guys or gagawin natin. But syo nga again, syo nga lang yung pigs, nakalimutan ko is June 12. So what is June 12 guys? So June 12 pala guys, nasa Pilipinas is sorry po sister Anna, nakalimutan ko rin ako nga rin, diba na mo ang outfit na yung pig natin. Kasi pumunta na sa baba, kumain na sa lahat. Pagdating dun sa gwardiya, sabi ko, saan yung ROD? Oh my gosh. Sabi ng gwardiya, ma'am dyan lang sa tapat. Kaso lang, I don't think so kung mayroong office today. Kasi nga po, holiday pala today dahil Independence Day. So nakalimutan ko guys, matagal na kasi akong wala sa Philippines. Gusto ko nang umiyak. Grabe ang aura-aura ko. Ang tagal-tagal ko pa naman nag-aura. Pagkagising ko, 9 o'clock nagising kasi napapasarap ako sa tulog ko, sa lamig, at saka sa pagod ko kahapon sa flight dahil nga nag-usod-usod yung eroplano dahil nga may bagyo. So, medyo nahirapan ako dun sa flight ko. First time, medyo nahirapan ako kahapon. Parang gusto ko nang ayong sumakay. But ito na nga guys, ang kwento ko sa Cebu Pacific, hindi na-canceled. On hold lang ng on hold sa schedule namin. So, napipilitan na akong pagsabing sasakay na 4 hours mahigit ako guys kasi 6 a.m. ng umaga nasa airport na akong haba ng pila. Tapos yung flight namin is 9:50. So 9:45 pa lang sa kakatayo, wala pa rin yung ano namin guys, yung sasakyan namin. Panay lang sila ano na on hold dahil nga due and
tandem, or is that how you call that when the weather is not good? So English yun guys. So ito na nga, yun na nga ng lakad ko kahapon guys, i-share ko sa inyo ngayon. Diyos ko, please ko pa namang tumawag ako diyan sa telepono na yan. Ayan, may telepono dun, oh. Ayan, yun, nakikita nyo. Asa na ba ang telepono? Lalapitan natin. So, may telepono kasi dito, guys. Ayan, may telepono. Of course, basta hotel, may telepono talaga. Syunga-syunga lang yung sabi, no? So, ayan, guys. Ayan, ano ba yan? Nakikita. Ayan. So, ito yung telepono dito. Ayan, yung mga medicines ko, mga abo-boys, guys. So, Diyos ko, tumawag ako na sabi ko, kailangan kong mag-order kasi hindi na ako pwedeng pumunta sa labas nyo dahil inisikulate na ako. So, pupunta, kailangan mag-order na lang ako sa baba ng pagkain. So, alam ko naman talaga pag hotel is very expensive at syempre, nililibre lang tayo ng kapatid ko at this time kasi wala na tayong packet, guys. Oh, may packet pero walang laman. So, since siya lang nag-uto sa akin, sa ano na to, sabi ko wala na, nag-insist ako, sabi ko wala na talaga akong pera, so yun, gastusan nila ako. Kaso lang nahiya naman ako sa lahat ng tuwing kain, ililista ko, kaya yung mga maliliit na pagkain, hindi ko na nililista. Ang ginawa ko na lang, kasi lista the book, ganun kami magkakapatid guys, para malaman kung ano yung mga expenses, ano yung nagagamit dun sa gustong nangyari, so ito na. Tumaba na nga ako guys, ang bilis ko pa naman. Pagkatapos kong kumain, ayan, kumuha ako agad ng paper. Kasi sabi ko yung authorization, kailangan kong dalhin. Oh my God. What? Guys, ang hirap pala. Pagbaba ko, sabi ng tatlong guard, ano, yun nga ma'am, ang problema kung mayroon kang makuha ngayong ano, makakuha ka kasi holiday kayo. Sabi ko, ha? Bakit? Ma'am, 12 today. Sabi ko, ayaw nga, no. It's Independence Day. Uy, syunga lang yung pig. Tawa sila nung sinabi kong syunga lang yung pig. Tawa na sa takbo naman ako papunta dun sa elevator, guys. Kasi gusto, kasi napahiya na ako. Bukod dun, parang natatawa ako sa kasyungahan ko. Sabi ko, sabi nung ano, ma'am, mag-ano ka na lang. Mall ka na lang. Na charot-charot na kasi wala tayong imumol. So, sabi ko naman, akala ko naman matapos today yung trabaho ko. So, hindi ko nga siya matrabaho, guys. Kaya ito, nagbablog na lang si Charlotte. So, ito, guys. Papakita ko sa inyo, ito yung dahan-dahan na. So, ito yung mga kalat ko. Sali ang kalat. Ganyan talaga ako pag nandito ako sa hotel, guys. Wala akong pakialam, saka na ako magliligpit pag alis na ako. So, yan yung ano nila dyan. Refrigerator. So, ang laman dyan is tubig lang. Ayan. And of course, ito yung TV nilang maliit. And of course, ito yung higaan ko. And ito yung closet nila dito, guys. Ayan, nakaalagay na yung closet. And of course, ipapakita ko sa inyo yung ano. Again, nagkakalat na naman ako dito. Bumili ako ng toothbrush kahapon kasi nakakalimutan ko. Although may toothbrush sila dito guys, pero mas fit sa AP. So, ayan, ito yung ano nila. Last natin, medyo ako naman, mami. So, ito yung nalayo-layo natin. Ayan, ito yung sink nila dito. Ayan. At ito yung dental nila guys, yung shampoo at yung small soap. So yeah guys, ayan, so ito yung ambience or ano ng Key Hotel. So ayan yung paliguan, ito, so nakasalamin lang siya guys, ayan yung paliguan. So lalabas na tayo, of course hindi may iwasan na yan yung may lagayan ng towel. So, di ba pinapakita ko lang? Normal naman yan, guys. Pero pinapakita ko lang. Ang ganda ng ano nila. Hindi ko nasasabihin kung magkano. Basta yun na ngayon, guys. Maganda yung ambiance nila sa baba. Maganda naman. Eto na. Magbablog na lang ako today. Kasi,
Yun nga guys, parang gusto ko nang umiyak. Wala pala akong trabaho today. Sabi ko pa naman sana matapos ko today para makalayas na ako bukas. Yun ang gusto ko mangyayari kasi gusto ko pong pumunta sa ibang lalawigan na naman guys. So pag gusto kong pumunta, so secret muna kung saan ako pupunta sa next move ko pagkatapos dito. So for you Sister Anne, sorry. Nakakalimutan ko talaga na hindi pala or wala palang opisina today. Nagsasarili ako ng office day. So dapat pala talaga today ako lumayas para bukas ang gawa. So sorry, peace. Love you Sis Anne. So hindi ko alam, baka of course kasi malapit lang naman dito ang ICM. Pag sa magta-tricycle ako, kasi wala naman akong sasakyan dito guys, wala ding halos taxi. So, Pacquiao by Pacquiao dito. So, ang gagawin ko, magta-tricycle na lang ako. Pag ikot mong ganun, papunta dun sa dulo, nandun na, hindi nga lang ako maglalakad guys. Kayanin naman siguro sa lakad. Kaso lang guys, Diyos ko guys. Mahal naman yung pang ano natin sa mukha guys, kasi nasunog na eh. Sunog na yung mukha natin, kaya sorry, hindi ako maglalakad. Talagang sasakay ako ng tricycle. So, mag-tricycle tayo mamaya, guys. Kasi doon na naman ako kakain. Alam nyo, guys, mas masarap doon sa mall. Bukod sa makamasarap doon, siyempre, makakatipid tayo, diba? So, kagaya kahapon, kumain ako sa malls. Pagkain ko doon is, naka 170 lang ako, diba? Kasi pumunta ako sa food court kasi naghahanap ako ng gulay guys. So kinain ko yung ano doon, nakita ko yung langka at may isda na paksiw na paborito ko. So paksiw talaga na yung ano ba yan, yung tulingan, paborito ko yun guys. Kaya kumuha ako noon. Bahala na yung ano, tinginan sila sa akin kasi dalawa yung inorder ko. Mayroon akong langka, mayroon akong isda na paksiw. Inagutom ako guys kasi maghapon ako halos walang kain. Sa umaga pala, dapat kakain ako dun sa hotel sa Manila. Ang problema, sabi pa ng kapatid ko, kumain ka ng mga ano, mga vegetable. Kumbaga, di bali daw mahal, basta kumain ako ng vegetable at saka fruits. Hindi nangyari yun sister, kasi nga, nakakamadali ko, pagising ko ng 5:30, alam mo man ako, matagal ako mag-kure-kure. Kahit anong ano, hindi talaga ako matapos ay halos sa isang oras. So, ang ginawa ko, tinapos ko within 30 minutes para akong bruha, lumabas na walang ka ano-ano. Basta tinapos ko within 30 minutes. So, 6 o'clock, pumunta na ako ng airport. So, 6:25, kasi medyo traffic, 6:25 nandun na ako. So, yun nga, ang haba-haba ng pila, ang haba-haba ng ano, of course, kailangan pa-picnic lang pagdating sa airport ng Manila, no? So, saray tayo dyan sa airport. So, ayun, lusot-lusot tayo guys para maunahan tayo sa pila. Wala akong pakialam kung magsigasiga na yung mata nila. Basta pag tingin ko dun sa kabila ay may medium short ang pila, takbo na naman ako dun. So ganun yung ginagawa ko para maano ako. So yun lang guys, ang inaano ko, sinishare ko sa inyo mula kahapon at ngayon ng experience ko na parang nasyunga-syunga lang. Dahil yun nga, wala parang duty today or walang opisina. So Independence Day, so hindi ko alam kung anong gagawin natin. So yun nga, mamaya pupunta na naman ako ng mall kasi makakasib na naman ako sa pagkain ko. So total, wala naman akong gagawin. So, pupunta ako saglit, kakain ako dun. Tapos, kagabi hindi man ako kumain kasi, ayan, tamad yung peg. Kasi ang ginawa ko, pag nagising ako kasi nagutom ako around 10, nagbili ako dito ng ganito sa Red Ribbon. Ito lang kinain ko, guys. So, mamaya, hindi ko alam kung gugutomin na naman ako ng hating gabi. Pwede rin yan. Yan yung kakainin ko. Probibili na lang siguro ako ng milk. Kasi, hindi ko naman matitake yung coffee nila dito guys kasi mga strong. So, mayroon akong sariling coffee pero konti na lang yung dala ko. Yung coffee ko naman is may collagen. So, yun guys. Yun lang yung story ko. See you in my next vlog and I miss you guys. So, again, please tangkilikin nyo naman yung YouTube channel ko. I-playing nyo naman guys. I need your help at wag nyo i-skip yung commercial ad kasi yun po ang nagre-rate sa amin. So sana wag niyo i-ano. Tapos tulungan niyo ako sa playing lalo na din sa page ko, i-playing niyo rin ako kasi kailangan ko rin 'yun. Kung may commercial ad, please wag niyo i-skip. Tulong niyo na lang sa akin. Again, this is Charlotte Iana USC and my YouTube channel and Iana Spark
USA on my page. Bye guys. Bye bye again.